Magandang umaga po sa lahat. Mayong buntag. Naimbag na bigat. Maayo gid nga aga. Marhay nga aga. Good morning, everyone. On behalf of IFAD, I would like to greet you again, a warm welcome to the 2019 KLMPE. With 30% of the Philippine population under 15 and a median age of 26, it is but fitting that this year's theme is about the youth. Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Tayo pong mga kabataang magsasaka ay napakalaking buhay upang mayangat ang sakahan, upang mabigyan ng halaga at dignidad ang mga magsasaka. Tayo po ang magpapakain pagdating ng susunod na henerasyon. Hayaan niyo pong simulan ko ang aking pagsasalita sa harap na ito sa pagbibigay ng dalawang kamay na pagsaludo sa lahat ng magsasaka ng Pilipinas. Palakpakan po natin kayo. Kayo po ang mga tunay na bayani ng bayan. Hindi natin kailangan maghanap ng mga bagong bayani kasi sa libong taon, no? O daang libong taon, kayo ang bumubuhay sa ating bansa. At sa inyo, nagmumula ang food security ng Pilipinas. So, pagpupugay po sa inyong lahat. I am optimistic that the event will be able to help enrich our knowledge on food security and nutrition by promoting family farming and through exchange of information and knowledge such as success stories, good practices, initiatives, innovations, current challenges, and ways forward. Just a sharing on how DA is now moving to a new direction. We are talking of agribusinessizing the agriculture and fisheries sector. Mobilizing the agripreneurial spirit of the youth also is one of the important take-off point of this new paradigm. The new thinking aims to achieve a vision that pursues sustainable, inclusive, market-driven, or market-oriented agriculture. Ladies and gentlemen, mga kasamang magsasaka at mga CSO, palakpakan po natin ang ating mga PWG members. Yan po ang ating naging paglulungsad ng IYFF Plus 5 KLMPE 2019. IY! IY! I-assume po natin na nakapagbigay ng lahat ng share. Ilagay na natin yung lahat ng passbook. Ang pagtatayuan ng kaliwanag. Yung po mga koral, kusawag-sawag po na buhay sa dagat ay mamamatay din kasabay ng pagkamatay ng aming mga katutubo. Ang kaibahan ng advocacy, ma'am, hindi lang siya maka, kundi meron siyang tinatawag na advocacy statement o consensus declaration. So, dito malinaw bakit nila tinutukulan yung kami. Tayo nagsasama-sama para magbahaginan ng kagalingan, ng mga bagong kaalaman at karanasan at magagandang kwento ng mga pamilyang magsasaka at kanilang mga organisasyon. Tingin po namin ito yung kaluluwa ng KLMPE, no? Yung mapakinggan yung magagandang may kwentang kwento ng mga pamilyang magsasaka. Pero pag dumating ang kalamidad, nasisira ang aming palay. Kasi kailangan sa pagdilos ay sama-sama. Ang una ninyo, dapat kumbinsihin sa negosyo nyo ay ang mga miyembro ninyo at ang inyong community. Production cost na dito is 1.2. Production cost na
Kaya namin sinasama aming mga kabataan sa pagsasaka para isalin sa kanila ang mga mayayamang kaalaman patungkol sa agrikultura. Ano yung mga aral na nakuha at natutunan natin mula dito sa mga nagbahagi ng kanilang karanasan sa youth and gender? Partikular yung makakapulong sa atin sa pampaplano para sa isang national action plan. So KLM, ngayong hapon, policy engagement bukas. Ilan po dito at sino-sino po ang mga young farmers na naririto? Pwede po bang tumayo? Ayan. Oh. Palakpakan natin sila. Sila ay ang pag-asa ng sektor ng mga magsaka at sila rin ang pag-asa ng ating bansa. Yung HB 1997, Magna Carta for Young Farmers. Itong batas na ito, pinapahayag yung mga karapatan ng mga kabataang magsasaka. Ito yung mga gustong tugunan. No? Yung mga issue ng mga kabataang magsasaka natin, kawalang lupa. Mababang kita sa pagsasaka, kulang sa investment at serbisyo. Issue ng patronage and corruption sa pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga magsasaka. Extreme drought and typhoons. Anong status ng bill ngayon? Mayroon tayong mga hearings last Congress, hindi yan umusad at wala pa itong counterpart bill sa Senate. Kami po sa WeEffect, nagkaroon kami ng Policy Agenda Development Workshop at inimbita namin dito ang ilang mga committee chair sa Congress, no, miski sa Senado, para pag-usapan ano ba talaga ang prioridad ng Kongreso at ganon din ng ating Pangulo. Patuloy po nating sinusulong yung National Land Use Act. Of course, para sa ating mga magniniyog, sinulong natin yung Coco Levy Trust Fund. Magna Carta of Young Farmers, si Congressperson De Venecia, kausap din natin dito, no? Hindi po rin naipasa yan. I-consider natin yan and let's rethink our policy agenda again and how we can better strategize. Thank you. Bumabangon pa ang araw, ngunit kumikilos na ang mga mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya, may kanya. Labas. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Meron po tayong presentation at pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng napakahalagang deklarasyon ng United Nations tungkol sa Decade of Family Farming. Nagkaroon na ganito klaseng deklarasyon bilang pagkilala, no, sa ating natatanging kontribusyon bilang mga pamilyang magsasaka sa kaunlaran. Taong kasalukuyan 2019 hanggang 2028 ay dineklara nga itong UN Decade of Family Farming. Ano po itong pitong haliging ito? No? So dadaanan ko lang. Magkakaroon po tayo ng breakout session mamaya na mga ilang grupo. At doon po natin palalalimin yung kada haligi. Una, isang haligi ng dekada ng pamilyang magsasaka ay paggawa ng mga pulisiya na nagpapalakas sa mga pamilyang magsasaka. Pillar number 2 o ikalawang haligi ay suportahan ang kabataan at siguruhin ang kinabukasan ng mga pamilyang magsasaka. Pangatlong haligi po ay yung pagsulong ng katarungan batay sa kasarian at pagkilala sa papel ng kababaihan bilang lider sa kanayunan. Ikaapat, pagpapalakas, no, ng mga samahan ng mga pamilyang magsasaka at kanilang kakayahang lumikha ng kaalaman
katawanin ang mga magsasaka at magbigay serbisyo sa loob at pagitan ng kangayunan at kalusuran. Ikalima ay pagpapabuti sa antas sosyo-ekonomiko, pagkamatatag at kapakanan ng mga pamilyang magsasaka, mga sambahayan at komunidad sa kangayunan. Ika-anim, isulong ang likas-kayang pagsasaka o sustainable agriculture para sa produksyon ng pagkain matatag sa harap ng pagbabago ng klima. Panghuli, ikapito, pagpapalakas ng ating papel bilang mga pamilyang magsasaka upang makalikha ng mga makabagong ideya tungo sa pagpapaunlad ng ating mga teritoryo at mga sistema ng produksyon ng pagkain na may pag-alaga sa likas-yaman, kalikasan at kultura. Magmura ang bigas at makinapang yung mga magsasaka. Pero malaking discrepancy noong 2018 ay 20 pesos ang kilo na bilihan ng palay at ngayon ay parang 9, 8 na lamang. Ang tanong po ay ano kaya po ang mainam natin gawin ba? Kaya yung mga kabataan para mag-engage sa agriculture. Kung ganito ang aking kalagayan, paano ito natin susunod? Salamat. Ito po kasi talagang hindi dito i-address yung pagbaba na hindi dito i-address ang presyo. At papasok naman nga, dahil nga nag-liberalize ka na, mag-impose ka ng tarif, papasok na yun yung mga bigas na imported. Talaga kung hindi i-address ng clarification, yung pagmura ng presyo ng palay. Ang i-address guys, tulungan yung mga affected na magsasaka sa pagsasaka nila. Bigyan ng makina, etc. etc. Ang pinakamatinding sagabal sa kaunlaran at kasaganaan ng uring magbubukid, mangingisda at katutubo ay ang polisiya tungkol sa tinatawag na liberalisasyon at ang kaakibat nito na deregulasyon at privatization. Sa larangan ng agrikultura, nasasalamin ang polisiya ng liberalisasyon sa controversial na rice tarification law. Binabantaan nito ang pinakabuod na buhay at kultura ng lipunang magbubukid. Isa lang ang makabuluhan at makatarungang tugon dito. Ipawalang bisa ang batas ng rice tarification at itigil na ang polisiya ng liberalisasyon. Ang iko-commit na lang po natin is pagtulungan natin na yung binasa, na yung declaration is dito sa decade na to, ma-implement po natin yung mga gusto ninyo. Magtulungan po tayo. So, maraming salamat sa pagpunta dito at sa pag-uwi nyo. Harinawa na ipatuloy nyo rin ang mga gawain sa inyong mga komunidad at barangay kasi ang laban naman po ay hindi lang sa pakikipag-usap sa taas, kung hindi sa inyo din, lalo na sa mga local government units. Gusto ko pong sabihin sa inyo, suportahan po natin tayong mga magulang, tayo pong nandito, tayo pong mga ahensya, ang young farmers sa Pilipinas. Tulungan mo niyo po kaming hubugin bilang magaling na mga magsasaka. Suportahan at isulong din po natin sa bawat pamilyang Pilipino ang IDOFs o Integrated Diversified Organic Farming. Tulungan niyo pong isulong namin at mapasa sa Kongreso, mapasa ang batas ng kabataang magsasaka, ang Magna Carta for Young Farmers. Walang imposible kung tayo'y maninindigan at tagkakaisa, mananalo tayo. Maraming salamat.